Pastor, children's church will start soon. Gentle reminder, stay seated and keep quiet. Shh. Listen to your teachers. It's already time! Children's church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mabuhay! Welcome to our children's church! Kumusta mga bata? Wow! Mukhang okay naman kayo. Ikaw ba, Teacher Monique? Kamusta? Ako na! Baka mabuti ko ngayong araw na to. Wow naman! Nasa mabuti ako kalagayan. Kita mo naman. Kitang-kita naman. O nga, sana ikaw ba, ngayon. Teacher Jinchen? Siyempre! Mabuting-mabuti, malakas at masaya. Wow! Bakit kaya? Bakit nga ba? Kasi naaalala ko pa kung ano yung pinag-aralan natin last week. Wow! Ano nga ulit yun, Teacher Jinchen? Kayo ba naaalala nyo pa? Naaalala nyo pa ba, mga bata? Yan, tama. Ang pinag-aralan natin last week ay tungkol kay Joshua. Yan, very good. At yung napag-aralan natin ay, di ba, dapat huwag tayong matatakot. Amen. At dapat magtiwala tayo sa Diyos. Sa Panginoon. Teacher Jinchen, na-excite ako ngayon. Oo nga, syempre. May bago na naman tayong pag-aaralan. Oo nga. Pero syempre, bago yan, alam kong excited na kayong kumanta, sumayaw, at magpuri. Tama, diba? At magpuri at makinig ng salita ng Diyos. Pero bago yan, manalangin muna tayo. Tama. At pangungunahan tayo ni Teacher Jinchen. Kaya, Teacher Jinchen, iwanan muna kita dyan, ha? Oo, sige. Okay. Ngayon, tayo ay mananalangin. Paano nga ba manalangin, mga bata? Tayo ay pumikit, tumungo, at tumahimik. O, pansamantala tayo muna ng tumahimik. Sundan niyo ako sa aking panalangin, okay ba? Apo. Sige. Panginoon. Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa panibagong napakagandang araw. Binigay niyo sa amin. Tulungan mo po kami. Tulungan niyo po kami. Na maunawaan ang salita mo. Panginoon, maraming salamat din po sa mga guro na patuloy mong ginagamit upang ihatid sa amin ang salita mo. Panginoon, gabayan mo po kami sa araw na ito, maging sa araw-araw. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen! O ngayon, tayo naman ay magpupuri sa Panginoon at papangunahan tayo ni Teacher Sheila. Palakpakan natin naman siya. Magandang araw, mga bata! Magandang araw po! Salamat sa inyong pagpalakpak. Pero pwede din ba nating palakpakan ng Panginoon? Ayan, maraming salamat ulit, mga bata. Handa na ba kayong magpuri sa Kanya? Amen! Amen! Kung handa na kayo, sumigaw naman kayo ng Yes, Lord! Yes, Lord! Sige, i-welcome din natin sa pamamagitan ng malakas na palakpak sina Teacher Chin at Teacher Alisa. Dahil muli ay tutulungan nila tayo na ipakita sa atin ang mga actions para sa tugtugin na aaralin natin muli. Handa na ba kayo? Apo! Opo! Siguro yung iba sa inyo alam na ito, pero aaralin natin ulit para mas masayaw natin ito sa Panginoon ng maganda at presentable. Handa na ba kayo? Apo! Ayan, sige, simulan na natin. Yung unang awitin, ang title ay, I am a child of God. Ano pong title? I am a child of God. Ang ibig sabihin ay isa akong anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ano nga po?
Ako ay anak ng Diyos. Very good. Ngayon, ganito yung lyrics niyan at yung action. I am a child of God. Yan, gaganyan niyo yung kamay niyo. I am a child of God. Tapos gagawa kayo ng puso. Maliit lang muna. My Lord's love. Tapos medyo mas malaki. Tapos pinakamalaki. Makes me grow. Yan. Tapos gaganyan niyo yung kamay niyo. Dapat pinakamataas. Patingin nga. Yan. Ganyan. Very good. Sunod dyan. I am a child of God ulit. Pero my Lord's word. Yan. Pag my Lord's word, para tayo nagbubukas ng Bible. My Lord's word. Tapos sa gilid naman, makes me grow. Tapos turo sa taas. Yan. My Lord's word makes me grow. Sunod dyan, I will pray every day. Paano ba mag-pray? Yan, papaglapat yung kamay. I will pray every day like Jesus. Dalawang thumbs up, sa kanan muna, tapos sa kabila naman. Tapos, I will serve others. Yan, ganito yung kamay. Tapos, like Jesus. Sunod dyan, my Lord's help me, my Lord helps me. Yan, para tayo ulit nagbubukas ng Bible. Pero sa tapat lang natin, mababa lang. My Lord's help me, tapos mas mataas. To grow in faith. Yan, bukas niyo sa taas. Yan, tapos mataas ulit yung dalawang kamay. Tapos ulitin natin yung I am a child of God. Paano ulit yung I am a child of God? Ganyan. Yung isang kamay, nakapamewang ha. Tapos yung isang kamay, gaganyan. Okay, kuha nyo na ba? Apa! Mukhang madali lang para sa inyo. Kung ganon ay sabayan natin ito ng may tugtog. Dapat alalahanin natin na para ito sa Panginoon, ha? Ready! Galing nyo naman. Ulitin natin mula umpisa, ha? At huwag niyong kakalimutan na tayo ay, o ikaw ay, anak ng Diyos. Very good. Amen. Sige, aralin natin ang susunod na awitin. Ang susunod na awitin ay pinamagatang ng buong puso. Anong pamagat po? Ng buong puso. Very good. At ganito yan. Ng buong puso. Yan, lagay niyo yung dalawang kamay niyo sa puso niyo. Tapos, ng buong lakas. Yan, pakita niyo yung muscles niyo. Ng buong lakas. Sunod, nagpupuri ako. Nagpupuri ako. Yan. Sa ating, sunod dalawa na, dalawang kamay na. Sa ating Panginoon. Sunod dyan, gagawa tayong malaking bilog. Ng buong puso. Yan, malaking bilog. Tapos, gagawa ulit ng puso. Ng buong puso. Sunod, ng buong lakas. Ako'y, tataas natin yung kamay. Tapos, nagpupuri. Kabila ulit, para dalawa na. Sa Haring Diyos. Yan, ganito yung kamay nyo. Yan, nakapatong, ha? Yan, pakita nyo nga yung kamay na thumbs up, nakapatong sa isa. Yan, very good. Okay, madali lang, di ba? Simulan natin ng may tugtog. May
ilagay sa puso mo na yan. Ng buong puso, ng buong lakas, nagpupuri ako sa aking Panginoon. Malaking bilog. Ng buong puso, ng buong lakas, ako'y nagpupuri sa Haring Diyos. Ng buong puso ulit. Simula umpisa. Ng buong puso, ng buong lakas, nagpupuri ako sa aking Panginoon. Ng buong puso. Ng buong puso, ng buong lakas, ako'y nagpupuri sa Haring Diyos. Ayan, very good mga bata. Palakpakan nga natin muli ang Diyos. Sigurado ay natuwa din siya dahil sa pagpupuri niyo sa Kanya. Ngayon naman ay ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na ba kayong makinig? Amen! Kung ganon ay palakpakan natin si Teacher o si Pastor Adi na siyang magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ayan mga bata! Dapat maging masaya ang Diyos kapag tayo ay nagpupuri. Ayun ang dapat mahalaga. Masaya ba kayo na nagpuri sa Diyos? Amen! Ayan! Kaya dapat din natin pasahin ang Diyos sa ating pagpupuri. Ngayon tayo ay dadako sa ating pagkukwentuhan. Excited na ba kayo? Amen! Ayan! Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin o pinagkwentuhan natin yung tungkol kay Joshua at ang kanyang tagumpay. Pero, nung pagdating ng panahon, ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. Alam nyo ba, itong mga Israelita, sila ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng isang akahoy na sasambahin at niyuyukuran nila ito buong magdamag. Ito ay tungkol nga pala sa istorya ni Gideon. At ito, kanina yung sinabi ko sa inyo, sila nga ay tumalikod sa Diyos. Nagsumamba sila, naghahandog sila sa kahoy na ito. Kaya nga, ang Diyos ay nagalit sa kanila. Nagalit ang Diyos, kaya pinabayaan sila ng Diyos sa kamay ng Madyanita. Alam niyo ba yung mga Madyanita, mga bata? Itong mga Madyanita, sila ay malalakas na mga sundalo. Sila ay matatapang, sila ay masasama, hindi sila natatakot na manakit ng kanilang kapwa. Basta pag may nakita silang pagkakataon, sila ay mananakit, sila ay magnanakaw. Kaya nga itong mga Israelita, sa tuwing araw ng anihan, kukunin na nila yung kanilang mga tanim, itong mga Israelita, itong mga Madyanita ay papunta sa mga Israelita. At alam nyo ba kung anong gagawin ng Madyanita? Ang gagawin ng Madyanita, kukunin lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pananim ng mga Israelita. Kaya nga, ang ginawa nitong mga Israelita, sila ay nagtago. Umakyat sila ng bundok at pag-akyat nila ng bundok, sila ay nagtago sa isang madilim na kuweba. Alam nyo mga bata, sa kuweba hindi masaya. Kasi sa loob ng kuweba, sobrang dilim, maputik, basa, malamig. Sobrang malamig ang lugar na iyon at maraming ingay dahil doon na ninirahan yung mga paniki. Minsan, alam nyo ba, may mga ahas doon. Pero walang magawang Israelita kung hindi matulog, kung hindi magtago, matulog at manirahan sa loob ng kuweba. Nakakalungkot yung istorya nitong mga Israelita na dahil sa katigasan ng ulo nila, pinabayaan sila ng Diyos
sa kamay ng masasamang mga Madyanita. Pero itong mga Israelita, umiyak sila ng umiyak sa Panginoon. Panginoon, sumigaw sila, umiyak sila, at tumatawag sila sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, narinig sila ng Diyos. At itong Diyos, kinausap si Gideon. Lumapit ang Diyos kay Gideon. Itong si Gideon, siya yung pinakamahina sa kanyang lipi. Ibig sabihin, hindi siya masyadong malakas na sundalo. Kaya ngayon, nung kinausap siya ng Diyos, ang sabi sa kanya ng Diyos, matapang na bayani. Nagulat si Gideon. Anong matapang na bayani? Sinabi ni Gideon, dahil alam niya na siya ang pinakamahina at pinakatakot sa kanyang lipi. Pero ang sabi ng Diyos, matapang na bayani. Nagulat si Gideon. At hindi naniwala si Gideon, pero pinatunayan ito ng Diyos sa isang as simbolo. Kaya nga, naniwala ito si Gideon. Ang ginawa ni Gideon, pinapunta niya ang lahat ng lalaki ng mga Israelita. Halika kayo dito. Ang sabi ng Diyos, pagtatagumpayin tayo ng Diyos sa kamay ng mga Madyanita. At alam nyo, yung mga Israelita ay sobrang masaya. Sumigaw sila ng malakas dahil meron na silang pag-asa laban sa Madyanita. Kahit sila ay nagugutom, kahit sila ay nauuhaw, kahit sila ay walang matulugan, masaya sila sa oras na ito sapagkat ipinangako na ng Diyos na sila ay magtatagumpay sa Madyanita. Pero ang sabi ng Diyos kay Gideon, masyadong madami ang mga Israelita. Baka akalain ng mga Israelita na sila ay nagtugumpay laban sa mga Madyanita nang hindi sa tulong ko. Kaya pauwiin mo ang lahat ng natatakot sa mga Madyanita at sa labang ito. Ang ginawa ni Gideon, sinabi ni Gideon, lahat ng natatakot ay umuwi na, pwede na kayong pumunta sa inyong tahanan. Alam niyo ba kung ilan ang umuwi? Nasa 22,000 na lalaki ang umuwi. Sobrang dami palang natatakot. Pero merong 10,000 na nakataas ang kamay kasama ang kanilang mga sibat na handang lumaban sa mga Madyanita. Itong mga ito ay nananampalataya na sila ay magtatagumpay. Kaya nga sumigaw sila uli, tayo ay magtatagumpay sa Madyanita. At natutuwa din si Gideon dahil maraming naniniwala na sila ay magtatagumpay. Ngunit muling kinausap ng Diyos si Gideon. Gideon, masyado pa rin marami ang mga Israelita. Bawasan mo muli sila. Papuntayin mo sila sa isang batis at painumin mo sila. Ang sumasalok ng tubig ang siya mong isasama sa laban. Ngunit ang umiinom sa pamagitan ng kanilang mukha, ng kanilang bibig, ng walang gamit ng kamay, sila ang dapat mong pauwiin. Kaya ganito ang nangyari. Uminom sila sa tubig. Pinapunta niya ito sa batis. At ang nangyari, ang dami palang uminom sa pamagitan ng kanilang mga labi. Kakaunti lang ang uminom sa pamagitan ng kanilang kamay, sinasalok ng kamay at iniinom ang tubig mula sa batis. Alam niyo ba kung ilan lang ang natira? 300 lang ang natira. Grabe, kumunti na lang sila. At dahil doon, si Gideon ay nagkaroon ng pagdududa. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang kalaban nila ay nasa 350,000. Natakot si Gideon. Kaya nga nagduda si Gideon. Kaya ang ginawa ni Gideon, nag-isip siya kung papaano matatalo itong mga Madyanita. Ang ginawa ni Gideon, pinasama niya yung isang kanyang alagad at dahan-dahan silang pumunta sa kampo ng mga Madyanita. At pagkapunta nila sa kampo ng Madyanita, tahimik lang sila. At narinig nila na nag-uusap itong Madyanita. Ang sabi ng Madyanita, nanaginip ako, pagtatagumpayin daw ng Diyos si Gideon laban sa mga Madyanita. Nung marinig ito ni Gideon, tuwang-tuwa si Gideon na bumalik sa kanyang
kampo. At pagbalik ni Gideon sa kanyang kampo, dali-dali niyang ibinigay sa mga Israelita, ang mga tambuli at mga paso. Alam niyo ba yung tambuli para itong torotot na ginagamit natin sa bagong taon? Binigyan sila ng ganitong tambuli. Naglalabas ito ng malakas na tunog. At binigyan din sila ng isang paso. Kaya ang ginawa nila, sinabi ng Diyos, libutin niyo ngayon ang madyanita at sisigaw kayo ng malakas. Hihipan ninyo ang inyong mga tambuli. Pinaligiran nila ang mga madyanita at sabay-sabay nilang hinipan na malakas ang tambuli. Paghipan nila, binasag din nila ang mga paso. At noong pagkabasag nila ng paso at paghihipan nila ng tambuli, yung mga madyanita, sila-sila ang naglaban. Nag-away-away sila. At nang makita nila yon, ang ginawa ni Gideon ay sinabi ni Gideon, ibinigay na sa atin ang madyanita. Kaya lusubin natin sila sa pangalan ng Diyos at sa pangalan ni Gideon. Sumigaw sila sa pangalan ng Diyos at sa pangalan ni Gideon. Nilusob nila ang madyanita at natalo nila ang madyanita. Alam niyo ba kung anong tinuturo ng Diyos kay Gideon at sa atin ngayon? Ang tinuturo ng Diyos sa atin ay manampalataya. Kaya mga bata, kahit minsan may takot, dapat manalig tayo sa Diyos, maniwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magpapadala ng kanyang tulong para tayo ay magtagumpay. Sabihin nyo nga na malakas, amen! Ayan, buti, ganyan. Buti malakas ang inyong amen. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ating memory verse. At tutulungan tayo ni Teacher Jewel. Ayan, let us welcome. Teacher Jewel. Palakpakan natin si Teacher Jewel. Ayan. Ngayon, tayo ay dadako sa ating memory verse. Sabayan niyo ako, ha? Mark. Chapter 9. Verse 23. Sabihin niyo, ha? Mapangyayari. Mapangyayari. Ang lahat. Sa may pananalig. Bibigyan natin ngayon ng action, ha? Pag sinabing Mark, ganito ang gagawin natin. Bubuksan natin kuwari yung Bible. Mark. Chapter 9. Verse 23. Okay. Ganito, ha? Mapangyayari. Ang lahat. Sa may pananalig. Yan, sabay-sabay tayo mga bata, ah. Mark. Chapter 9. Verse 23. Mapangyayari. Ang lahat. Sa may pananalig. Yan, kaya mga bata, tayo ay laging manalig sa Diyos para mapangyari ang lahat ng bagay. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, muli tayong aawit at sasayaw para sa Panginoon. I'll say yes, Lord, yes, to your will.
ba kayong natutunan ngayong araw? Apa! Gaya nga ng sabi sa atin ni Pastor Adrian sa kwento niya tungkol kay Gideon, di ba natatakot din si Gideon? Natatakot rin ba kayo? Opo. Pero dahil nanampalataya siya sa Panginoon at nagtiwala, ba ang sabi, sila ay nagtagumpay. Naniniwala rin ba kayo na kayo ay magtatagumpay? Opo! Ayan, mabuti naman. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Pati na rin ang inyong mga katabi. Ayan, ang galing-galing naman ng mga bata. Sana marami kayong natutunan ngayong araw. Ready na ba kayo para sa ating Gudriel? Opo! Sa pangay, hindi ko kayo naririnig eh. Ready na ba kayo for Gudriel? Opo! Wow! Ready for Gudriel? Yup! Yes? Yes, Lord! Yes, Lord! Lord. Yes, yes, Lord! Isa pa! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord! Ayan, tayo naman ngayon ay manalangin. Paano ba manalangin ng isang bata? Nakapikit ang mata, ilapat ang dalawang kamay, at atin ang kakausapin ng Panginoon. Sabayan niyo ako, ha? Apo. Panginoon. Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po. Salamat po. Sa aming natutunan. Sa aming natutunan. Na kami dapat. Na kami dapat. Ay manampalataya at maniwala. Ay manampalataya at maniwala. Sa inyo. Sa inyo. At kami ay magtatagumpay. At kami ay magtatagumpay. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Maging isang mabuting bata. Maging isang mabuting bata. Sa aming mga magulang. Sa aming mga magulang. At sa aming mga kaibigan. At sa aming mga kaibigan. Nawa po. Nawa po. Na marami pa po kaming matutunan. Na marami pa po kaming matutunan. Muli po. Muli po. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Tinataas po namin. Tinataas po namin. Ang araw na ito. Ang araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yay! Kwento, no? Oo, yung tinuturo nga sa atin. Ang dami-dami namang nangyari kay Gideon. At napakabuti ng Panginoon. At ang galing nang nangyari. Pinatunog lang nila yung ano, yung tambuli, yung turotot nila. Pero nagtagumpay sila. Ay, ang diba? Galing talaga ng Panginoon. At ang galing din ni Gideon. Kasi nagtiwala siya. Sa Panginoon. Kaya nagtagumpay sila. Kaya wag na wag natin kakalimutan na dapat tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen! Sabihin nga natin ng amen na malakas-malakas. Amen! Amen! At dahil dyan. At dahil dyan, attend ulit kayo next week, ama. Ha? At wag na wag niyong kakalimutang mag-invite. Siyempre, dapat nga. Hindi lang tayo yung nanonood at nakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat yung mga kaibigan din natin. May mga kaibigan ba kayo? Palamang, Teacher Jinchen, diba? Marami yan silang kaibigan at kalaro. May mga kaibigan kayo. Kaya inyo din sila na manood ng ating online children's church. Tama ba? Yes, tama yan. Kaya, mga makita-kita bata, ulit tayo next week. 11 a.m., di ba? 11 a.m. ulit next week. Paalam!